Hi guys! Welcome to my channel, Popo Arison. Ngayon ay hayagang ibabahagi ko sa inyo ang dokumentaryong kaalaman tungkol sa paggawa ng baklad. At isa itong malaking kagalakan para sa akin na maibahagi ko sa inyo ang aking kaalaman kasanayan sa paggawa ng baklad. Ang layunin ng aking channel ay mabigyan kayo ng tamang gabay tungkol sa ori ng hanap buhay na ito. Masiyahan nawa kayo sa inyong panonood. Ngayon ay handa ng ang mga kagamitan, mga lambat na ating ilalagay sa ating pinagtayuan ng baklad doon sa karagatan. At ito naman ang aking mga kasama at sila ay aktibo at masaya dahil sa maaga naming natapos ang pagtayo at pagporma ng baklad. At bukas ng umaga ay kakabit na namin ang mga lambat na ito sa ating pinormahang baklad. Ngayon ay ituturo namin sa inyo kung paano maglagay ng lubid. Kung inyong napapansin ay isang direksyon para sa pagpasok at paglabas ng lubid. Ang purpose bakit ganito natin ay para hindi tayo mahirapan nahilain ang lubid na ating ikinabit. Ang ginamit namang lubid ay number 12 ang suka. Mas maganda kung malaki ang ating gagamitin para hindi ito mapuputol kaagad at kayang magtagal ito ng mahabang panahon sa ilalim ng tubig. Ngayon ay tapos na malagyan ng lubid. Atin naman itong sinsayang mabuti para maging maayos at kaaya-aya ang porma at hitsura ng lambat. At pagkatapos ay kailangan nating pagulong-gulungin para po sa itong maghugis ng pabilog ang lambat. Nang sa gayon ay hindi tayo mahirapan sa paglagay ng lambat sa ating ginawang baklad. Kung inyong napapansin ay kailangan lagyan ng nylon ang pinakadulong bahagi ng lambat. Ang layunin nito ay upang magsilbing giya para hindi tayo maghanapan kung saan ang dulong bahagi ng lambat.
Pagkatapos ay talian nating mabuti ang lambat para hindi itong maghiwa-hiwalay ang bawat bahagi ng lambat. Guys, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon ay handa na tayo para ikabit ang mga lambat na ito sa dagat. Ngayon ay ipapakita ko muna sa inyo ang iba't ibang ori ng lambat. Kung ating mapapansin ay magkaiba ang hugis at sukat ng lambat. Itong isa na ito, kulay itim, ito ay gagawin nating biyaw o dito pumapasok ang mga isda. Dito rin tayo magsasagawa ng pag-harvest ng mga isda. Itong isa namang ito, green net, number 7 ang sukat ng lambat. Ito ay ilalagay at ikakabit natin sa pinakagitnang bahagi or pinakakatawan ng baklad. Ang isang ito naman ay number 4 ang sukat ng lambat. Ito naman ay ilalagay natin sa pinakadulo or sa labas na bahagi or pakpak, pamako or wings ng baklad. Kakailanganin din natin gumamit ng mga plastic paddle para sa mga lambat na nakalubog ay ating lalagyan ng palutang. Mayroon din tayong mga lubid at nylon. Mamaya ay ating malalaman kung saan gagamitin ang mga ito. At tayo na ay tumungo sa ating ginawang baklad upang ikabit ang mga lambat na ito. At asahan nyo guys, ngayong araw na ito ay matatapos natin ang pagkabit ng mga lambat na ito. Dito na tayo sa ating ginawang baklad. Ngayon ay bago nating kakabitan ng lambat, akin mo nang ipapakita sa inyo ang tinatawag na biaw. Or dito tayo magsasagawa ng pag-harvest ng mga isda. Kung inyong napapansin ay ang hugis nito ay kwadrado. Maraming kawayan na nakalagay dahil kailangang maging matibay ang bahaging ito dahil dito nga tayo magsasagawa ng pag-harvest. Ngayon kung ating sisirin ang bawat poste na nasa ilalim ay mayroon itong mga ring. Ang purpose naman nito ay dito natin ikakabit o dito natin ilalagay ang lubid.
Yan ang tinatawag na ring, nakatali ng low bed at nakapako siya. Ngayon ay matapos na nating makita ang itsura at porma ng pinakailalim na bahagi ng ating paglalagyan ng diawan. Ngayon ay handa na tayo na lalagyan na natin ng lambat. Kailangan ko lang ng mga makakasama sa itaas, nag-abot ng mga lubid, ighila ng mga lambat, at malaking bahagi ang kanyang ginagampanan para ako naman ay hindi mahirapan sa pagsasagawa sa pagkabit ng mga lambat. Ang ibang kasama ko naman ay nagpa-plaster na sa mga lambat. Sa akin, ang part ko ay ikakabit muna natin tong biawan. Ito na yung biawan na sinasabi ko sa inyo. Iporma lang natin muna siya. Ang hugis pala nito ay pakwadrado. Kaya na sinabi ko, dito papasok ang isda. Dito rin tayo mag-harvest. Kaya kung kayo gumawa ng baklad, sa bahaging ito dapat pinakamatibay. Kaya ilagyan natin ng maraming breast ang bahaging ito. Ngayon ay tapos na nating maikabit ang pinakaitaas na bahagi. Ngayon naman ay sisiri natin ang pinakailalim na bahagi dahil lalagyan na natin ito ng lubid. Gaya ng sinabi ko, ang lubid ay ipapasok natin sa nilagay nating ring. At pag nailagay na, ito naman ay ikakabit natin doon sa lambat. Ngayon ay makikita nyo kung paano pagtali, ang pagtali ng lobet sa lambat. Ito na yung sinasabi kong dulo ng bahagi ng lambat kailangang talian. At ang pinakababang bahagi ay nakasabit sa ring. Kapag hinila ito pataas ay kusa na itong lulubog. At magpuporma na siya ng maging maayos na ang porma ng ating biawan. Ngayon tapos na natin na ikabit ang pinakailalim na bahagi, ang itaas na bahagi. Ngayon ay makikita nyo ang
pinakabuong bahagi ng biawan. Ito na siya ang kanyang hitsura, kanyang form, at kanyang pinakakabuoang bahagi. Ang tinatawag na biawan. Dito papasok ang isda. Dito rin tayo magha-harvest. Ito naman ay susunod nating kabitan, ang pinakagitnang bahagi o ang katawan ng bahagi ng baklad. Kung ating makikita ang porma ng mga pusting nakatusok sa ilalim ng tubig, ito ay nakalihirang pakurbada at handa na para sa paglalagay ng baklad. At ngayon ay aming lalagyan ng lambat ang palibot ng buong bahagi ng baklad. At pagkatapos ay lagyan natin ng pabigat ang ilalim na bahagi ng lambat. Ang purpose nito ay para hindi na tayo mahirapan na dalhin pa ilalim ang bahagi ng lambat, dahil kusa na itong bubulusok pa ilalim ang lambat. Kung napansin natin, ay kailangan nating talian ang dulo ng bahagi ng lambat. Itatali natin ito sa poste pansamantala. At pag ready na ay saka lang natin bibitawan ang lobid na nakatali sa poste. Bibigyan lang namin kayo ng tips kung paano magtali at talian ang mga bato. Una, kumuha ng bato at tamtaman ang laki. Pagkatapos, talian natin ng nylon. Numero 30 libras ang laki ng nylon. At pagkatapos, ito ay itatali natin sa lambat. Paalala lang mga guys, huwag nating isama sa pagtali ang lubid, para hindi mahirapan. Ang purpose lang naman ng pabigat ay kung bakit nilagyan natin ng bato ay para kusa na itong lulubog pa ilalim. Ngayon naman ay kailangan nating gumamit ng pako at kailangan nating pakuan ang ilalim ng bahagi ng poste. Ang purpose nito ay dito natin isasabit ang lubid para hindi na umangat. Thank you.
Ito na ang kabuuan ng ating baklad na tapos din sa wakas at ready na tayong mag-harvest bukas ng umaga. Abangan nyo ang mga kamanghamangang ating mahuhuli. Thank you so much sa inyong panonood at sana ay mayroon kayong matutunan sa ganitong ori ng hanapbuhay, ang pagbabaklad. So, kung nagustuhan nyo ang ating videos, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa iba pa nating mga tutorials. Thank you so much guys and God bless sa ating lahat.